Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 6 verses 43 to 49. Kapatid, kamusta ang iyong mga pananalita? May mga pagkakataong napapansin natin ang mga pananalita ng ating kapwa. Mga pananalitang nakapagdudulot ng mabuti at nakapagpapagaang ng pakiramdam. At may mga pananalita namang nakasasakit at nakasasama ng kalooban. Kung minsan ay nagpapaalala tayo sa ating kapwa na kontrolin ang bibig. Paano nga ba makokontrol ang bibig o ang pananalita ng isang tao? Maganda ang paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito, kung saan ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Pinapaalala sa atin ni Jesus na nasa ating kalooban ang tunay na kabutihan o kasamaan. Nasa pundasyon at pagkakahubog ng ating kalooban, nasa mga tunay na nilalaman ng ating puso, kung ano man ang lumalabas sa ating mga bibig. Kung ang tunay na laman ng ating puso ay kabutihan at kapayapaan, kabutihan at kapayapaan din ang natural na mamamalas sa mga salitang lalabas sa ating mga bibig. Ngunit kung ang tunay na laman ng ating puso ay kasamaan at pakikipag-away, kasamaan at pakikipag-away din ang natural na mamamalas sa mga salitang lalabas sa ating mga bibig. Kung puro bigat at hinagpis ang laman ng ating mga puso, kabigatan at hinagpis din ang lalabas sa ating mga bibig. Kaya't ang paraan upang maging mabuti ang mamutawi sa ating mga bibig ay punuin din ng kabutihan ang ating mga puso. Maraming pagsubok ang hinaharap natin sa buhay. Maraming masasamang bagay ang nasa ating kapaligiran na nagdudulot ng masasakit at masasamang damdamin. Ngunit mayroon tayong Diyos na sa araw-araw ay maaari nating lapitan upang paghuhanan ng mabubuting salita at paalala. Ang kanyang mabuting presensya na nagdudulot ng kagalingan, kalakasan, kapayapaan, pag-asa at pagmamahal na kayang mag-umapaw sa ating mga puso at makapagbigay buhay sa ating kapwa. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share, landas ng pag-asa. Muli, ako po si Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.